Isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Narito po ako sa bayan po ng Basud, sa Barangay Mukong, Basud, Camarines Norte. May napansin po ako mga kabente, mga kalingap, na isang aso na nandito po sa May Kubo. Medyo ako pansin po itong asong ito dahil kakaiba. Hindi ko po alam kung ano pong meron. Ay grabe. Parang may bato ang ano ito. Parang yung bayag po ng aso, lumaki na yung ano, nakalaylay na po sa tree. Tuloy. Nakakawa po yung sitwasyon niya. Na masyadong lalapitan at baka mangagat. Tuloy ah. Waiti. At Charlie, may burger ka dyan? Oh. Waiti oh. Waiti. Oh. 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 Diba? Oh. Nakakawa po yung sitwasyon niya. Tuloy oh. Waiti. Waiti oh. Oh. Hindi po natin alam kung sino pong may-ari nito. Tatanungin po natin yung mga nandito po kung kanino pong aso ito. Akala ko nga po nung nakaraan na pagdaan po namin dito, parang pinaglaruan. Ang pala, totoo pala po na ano po ito, parang yung bayag po nung aso. Grabe. Tuloy oh. 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 Tuloy oh. Oh. Tuloy oh. Grabe po yung sitwasyon ng asong ito.
Sa mga susunod po mga kabente, papakita ko po ito dun sa isang doktor sa Dabayan ng Dait para kung ano po ang pwede pong magawa dito. Kung kaya po ang ano, kaya pang tanggalin itong dala-dala po nitong aso. Anong po na kahit di po siya makapagsalita. Parang hirap na hirap din siya dun sa dinadala niya. Leo, anong ko po ito? Dali, tara, baba na yan, dali, baba yan. Buti na lang po, mabait yung aso. Oh. Oh. Dali, oh. Tuloy. Tuloy. Grabe, mabait naman pala. Nakaka-opo itong aso nito. Grabe, laylay na laylay po yung ano. Akala ko po ay ano, plastic na may bato. Kapag dumadaan po kami dito, akala ko nakatali po sa katawan niya. Pero ang ano pala ay totoo pala po na ano. Tatanungin din po natin yung may-ari nito mamaya. Tatanungin ko po dito. Ay kuya, sino may-ari po nito? Nanay, sino po may-ari nitong aso? Ay, sinyo po itong aso? Nakakawa po yung ano yun. Napansin ko po nung nakarang araw ito na ganito yung sitwasyon. Akala ko po yan, pinaglaruan lang ng mga tambay na nilagyan ng bato tapos nilagay dito sa katawan. Ano, nandito pala yung may-ari? Pwede yan. Nagigibatan dun sa tali niya. Di naman po ito nagalayas. Nababaan siya kuya. Dito lang sa dito. Ah, dito lang. Nakita ko siya dito sa kalsada nung nakaraan pagdaan namin. Nagdudumi sir yan. Ah, nagdudumi. Ah, ibig sabihin, pag nagdudumi, nalabas ng bahay. Ba't hindi po ninyo maipacheck up sa veterinary? Sa doktor? Ng mga aso, ng hayop? Ay, walang pera. Nakakaawa po yung sitwasyon nitong aso ito mga kapente, mga kalingap. Nung una po ang aso na napulot ko po sa kalsada, ngayon po ay ano na, malaki na po, mataba na. Ngayon po, may nakita naman po ang aso. Ganun po yung isa sa tutulungan na natin. Hindi lang po tao yung tutulungan po ng kalingap, po ano po, kahit po hayop na kailangan po ng tutulungan po natin. Grabe. Ano ito? Ano pa ito? Laman? Bakit po may lastiko? Kasi nalagay ko na ito po yan. Ah, parang kinakapon siya. Tapos, hindi siya maigpitas, naglaylay yung ano? Naglaki. Naglaki? Hindi na namin yung pinaanong yung malalang sa bagapuya. Kasi pag malalang siya, parang nagtutubos siya. Mabait man pati.
Oh. Balita ko po, sabi po nung isang nandito po na tinanong namin, dalawa daw po ito. Namatay na kuya, yung isa niya. Nga namatay po yung isa? Kasi malaki na talaga siya, ganun na, oh, nakawa na nga kami. Yan po mga kabinti, mga kalingap, itong aso pong ito, ayan. Napansin po natin kanina, grabe pong laki ng ano nito, dinadala. May lastiko po sa ilalim. Siguro po ito ay kinakapon dati, kaso nagluwag yung pagkakatali, kaya ito po abang tumatagal, lumalaki po yung ano. Nagkaroon po ng lustos yung aso. Tara, tara na. Umbit naman, hindi na ganun layas. Malinis. Grabe, nagantambay pala itong asong ito. Ah, ikaw ang tambayan. Ito pong vulcanizing na po ito. Kanino po ito? Sa amo niya? Ah, tagapagbantay man pala. Manaro na. Ay, tinatawag ka nung amo mo. Abo mo nga kalingap mga kabent. Tinatawag po nung amo niya. Tuloy, tuloy. Grabe kawa. Ito pala yung amo nito ng aso. Tatay, maray na hapon po. Sa inyo po itong aso? Ilang taon na po itong aso po ninyo? Tatlong taon. Bakit po na... Ano pong nangyari po pala dito sa aso niyo? Bakit po nagka... Ano pong nangyari dun sa aso po ninyo? Bigla na lang naglaki ang itlog. Naglaki na lang po ang itlog. Ano po niya ano? Ano sitwasyon niya? Pero lagi niyo naman po binabahog ito? Ay, lagi yan dyan. Palagi parang ano po, matalino itong aso po ninyo. Malinis. Ginagang nalabas lang yan pag matay siya, mairi. Kaya po nung nakaraan po, nakita ko po sa kalsada, nandun sa kabila. Oo, nang... Nagang talon-talon po siya, nagang laylay yung ano niya, nagang yung bayag po. Tatay, sa susunod, dadalang ko po siyang ano, dugpod na kahit po ng dugpod. Bakit pa tatay, hindi niyo po mai ano po dun sa doktor, sa ano po, veterinary? Walang pira eh. Wala pong pera. Nagaya nga kanina. Ano lang po ng papaya, pangulam. May madalang man ang vulcanizer. Minsan mayroon, minsan wala. Pero may plano po kayo na patanggal po yung bayag para hindi po mahirapan po. Patanggal ko sana, kung may tira lang ha. Baba matagal din. Pero papayag po kayo tay na samahan ko po kayo sa veterinary. Tapos na po yung magbabayad. Payag po kayo.
May feeling dito na may ano. Hindi po kailangan po dalhin sa clinic kasi sa clinic po chichikapan, ano? Chichikapan po. Sunod pa check up. Siyempre po sasabihin ng doktor kung pwede po siyang operan o hindi na. Kasi may mga ano po eh, tinitingnan po yung kalusugan ng aso. Pero po may sasakay po natin yung tricycle. Ay, kung sakali. Yung dapat ang pagkikilala niya na lipat. Ano ulam po pala kanina nung aso? Kanin lang? Kanin, saka yung nag-isa kung kapaya sa may nose. Sige po tatay, sa susunod po ah. Mano po ako, mabalik po ako dito para samahan ko po kayo sa doktor para mapasikapan po natin yung aso po ninyo. Tatay, dyan mo na po ito. Mga ano? Pambili-bili po ninyo. Pagkain doon sa aso. Magbili po kayo ng fried chicken para bigyan nyo na lang konti yung aso. Sa susunod po, dalhan ko din ng ano, dugpod. Salamat. Opo, sige po. Tatay, mapunta na din po kami ah. Sige po. Kailan kaya maaari? Opo, maano lang po ako dito. Kasi busy din po kami sa mga nilalakad po namin ay pag bakante po ako, scout, mabalikan ko po kayo dito. Kasi papakita ko pa po itong video sa ano ay sa veterinary. Tatay, ano nga pong pangalan po ninyo? Bindi Jose. Tatay Jose. Pantayan mo na lang tatay yung aso mo tatay ha. Sige po tay. Yan po mga kalingap, mga kabente. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta. Nakakawa po yung sitwasyon ng aso sa araw-araw po na galakad. Pag ano po, naglalakad po eh. Umuugog din yung kanyang bayag. Hirap na hirap din sa paglalakad. Kawa po nung ginadala po niya. Miming oh, Miming. Miming. Ang mabait ng mga pusa dito. Yung isa mabait. Ano, mapampun ka na? Yan po mga kalinga, papakita ko muna po sa doktor po yung video. Tapos kung papa-schedule po natin sa mga susunod po, babalikan ko po sila tatay para po madala namin yung aso nila sa veterinary. Yan po mga kalinga, pa-uwi na rin po kami. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga susunod po, babalikan po natin yung aso. Mapa-schedule muna po tayo dun sa clinic para po mapasikapan natin yung aso. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Salamat din po sa suporta po ninyo sa channel din po nila Kuya Bal, Kalinga Prab at ni Ate Edna Vlog. Huwag po sana kayong magsawa na manood sa aming mga videos dahil po sa pagpapanood po ninyo at hindi pag-skip ng ads. Marami po tayong natutulungan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Pa-subscribe po, Mr. Benteboy Vlog. Marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat.